body filler. Maraming brand yung body filler. Iba-ibang brand yan. Pero ang kilalang brand ng body filler ay Polytap. Kumbaga ay ito na yung pinaka-branded o popular. Kumbaga ay pag bumili ka sa store, mga store, ang sasabihin mo ay mayroon ba kayong Polytap imbis na body filler. Ganun siya kapopular. Para bang bumili ka ng isang toothpaste dahil sa popular na popular ang isang toothpaste. Halimbawa mo, pabili akong one Colgate na close up. Yan. Dahil sa popular siya, kaya ganun karaniwang ginagamit. Para nung unang panahon, sa kasikatan ng Kodak na brand, naabutan nyo siguro pag gusto mo magpa-picture ay karaniwang sinasabi na mapakodak kita, mapakodak kita. Ibig sasabihin mapa-picture ay mapakodak, brand yung sinasabi. Kaya pag sinabi mo mapakodak ka, ibig sabihin mapa-picture ka. Parang ganun yung Polytap. Kilala siya ng mga pintor brand, kaya popular siya, maganda siyang gamitin, branded siya. Oh, karon diyan diyan, oh. Ayan. May nagtanong daw sa channel ko kung paano daw gamitin yung Polytap at saan pwede gamitin. Nag-comment doon sa mga video ko. Kaya sagutin natin yun. Saan ba pwede gamitin yung Polytap? Polytap body filler. Tabisto sa mga ginagawang kabinet. Doon sa mga dinugawangan sa mga corner ng kabinet. Kaya pag nakita ka ng kabinet na kumikinang niya at napakaganda yung corner niya, pinamitan niya ng Polytap. Pinamitan niya ng body filler. Kaya parang kung tingnan mo yung isang kabinet, parang plastic na siya dahil sa automotive finish siya. Yan din yung ginagamit sa mga mga kahan ng sasakyan, lalong-lalo na sa mga kutsi. Yan yung ginagamit nila sa mga dinugtungan ng mga lata. Yan, nakaraming patong sila diyan sa gumanda yung isang kaha ng sasakyan. Makita ka ng kutsi, di ba? Kumikinang yung kutsi. At makikita mo yung mga kutsi, meron siyang mga curb. Yan. Gawa ng body filler yan. Gawa ng Polytap. Bago nila pinturahan, bago nila primeran, yan yung unang piniperfect nila. Yung pagmasilya ng Polytap. Ito rin yung karaniwang ginagamit ng mga technician, mga building maintenance. Ako ay naging 10 taon din na building maintenance. At karaniwang nababasag ng mga wall. Yung mga wall sa opisina, nababangga yung gypsum board na wall ng mga matitigas na bagay, mga upuan, minsan nagka-crack, nababasag. Ang karaniwang ginagamit nila, hindi pa na-discover yung maganda pala yung Polytap, gypsum pati o wall pati. Pero halos 4 oras yun bago matuyo. Matagal yun, lalo na kung magre-repair ka lang. Kasi kung gypsum wall o gypsum pati ang gamitin mo sa pag-repair, lalo na may existing na na pintura, may existing na na masilya, matagal na matuyo. Pero pag ginamitan mo yan ng Polytap, mga basag na yan, mga nag-crack, 1 minuto lang tuyo siya. 1 minuto lang tuyo siya. Maliliha mo na, mapaprimeran mo na, at mapipintura mo na. Mabilis yung trabaho mo. Bagay, kung nagmamadali ka at gusto mo nang matapos yung trabaho mo, gamitan mo siya ng kwan, ng body filler. Yan. Kami dati, panagtrabaho kami sa mga mall, nagmamadali kami umuwi. Yan. Gagamitin namin ng Polytap yan. Maya-maya tapos na yung trabaho mo. Relate ng mga technician dyan, mga building maintenance.
Ngayon, paano ito gagamitin? Paano gamitin? Sagutan natin kung saan pwede gamitin ito. Pwede siya. Pwede siya sa mag-dry wood. Mag-repair ka ng mga wall. Kahit na wall na pader na bato, pwede dyan. May mga crack, may mga nabasag na kanto. Pwede i-repair yan. Walang pinipili yan. Pero the best talaga yan sa plywood at sa mga kaha ng sasakyan. Ngayon, paano ito gagamitin? Pag bumili ka ng isang litro na pulley top, may partner yan siya na hardener. At yung partner niya na hardener na kasing laki ng maliit na toothpaste, sakto lang dyan sa isang litro na body filler. Sakto lang siya dyan. Ibig sabihin, kung maparami ang lagay mo, mahalo mo, kukulangin yan. Kaya dapat sakto lang yan dyan. Kung maghahalo ka nito, halimbawa maglagay ka ng isang kutsara doon sa pati knife mo, panghalo mo sa pati knife. Pati knife tawag niya. Ipang masilya, partner yan eh. Maglagay ka ng isang kutsara, kung ikaw ay beginners pa lang, nagdi-DIY ka parang nag-imbento ka, maglagay ka ng isang kutsara, kumuha ka ng maliit na toothpaste. I mean, na toothbrush. Kumuha ka ng maliit na toothbrush na pambata. Pag pinuno mo yon ng toothpaste, kalahatiin mo lang nun. Kasi yung hardener, parang toothpaste lang yan. Pag pinuno mo yon ng hardener, kalahati lang ilalagay mo doon. Pero sa mga batikan na mga master na, tansyado na nila yan. Kasi kung mapasubra ang lagay mo ng hardener, ang bilis yan matuyo, second lang tuyo. Kaya habang nanghalo ka, matutuyuan ka. Pag natuyo yan, parang bato yan pag natuyo. Parang bato talaga siya pag natuyo. Sintigas siya. Kaya nga anti-shock resistant yung tawag niya. Anti-shock resistant. Yan. Makasulat yan dyan sa katawan niya. Kaya dapat tansyahan lang. So, kung mag-DIY ka, mag-imbento ka ngayon, masasanay ka rin. Makuha mo rin yung tamang timplada niya. Diba? Siyempre, pag una mo at naparami yung lagay, huwag mong halo, matigasan ka. Pangalawa mong halo, tansyahin mo na. Bawasan mo na ng unti. Yan lang naman yun. Tansyahan lang naman yun. Yan. Kaya practice ka lang dapat ng practice. Practice ka ng practice. Pag apply mo yan ng unang apply, hindi mo pa makuha yung tamang shape ng nilalagyan mo yun. Habang, halimbawa, yung kanto, yung dinugtungan, siyempre malalim yung dinugtungan. Una mong patong yan, hindi pa yan makukuha. Kaya pag una mong tapal, liyahan mo na siya, tapos patungan mo ulit. Yan, papatag na yan, hanggang sa mapatag na siya. Hanggang sa hindi niya makita yung dinugtungan. Ganyan kasi yung trabaho ng pulley top eh, ng body filler. Hindi mo makikita yung dinugtungan. Akala mo didire-diretso, pero may dinugtungan pala yan. Kaya ganyan siya. Ganyan siya. Kaya kung ikaw mahilig mag-DIY, subukan mo. Subukan mo na ngayon. Okay? Bago mo pala sa channel ko, mag-subscribe na para updated ka sa mga ginagawa nating video. Marami kang matutuwan dito.